Sa darating na Sabado at Linggo na gaganapin ang Panagbanga Grand Float Parade at Street Dancing Parade. Pero ang tsuper na si Ruel, hindi muna papasada sa darating na weekend. Parada na lang, uwi na lang ako. Ayun lang. Pag na-traffic dito, uwi na lang. Malaki rin kasi ang nababawas sa kita niya tuwing mabigat ang trapiko. Pag isang araw, 2,000 ang pang diesel ko. 2,000? Ayan. Eh, ilang balik na yun, sir? Mga siguro 10. 10? Eh, pagkapag traffic, ilan lang? Pag traffic, ay siguro dalawa lang. Ruta kasi niya ang Litang to Baguio Plaza na malimit na nakakaranas ng mabigat na trapiko. Kaya ang Station 3 ng Baguio City Police Office handa na para dito. Yung rerouting natin, dyan sa Botanical, hindi pwedeng bumaba. Pakanan siya, papunta ng CM Recto, palabas ng SLU, saka palabas ng bridge. Yan ang rerouting ngayon para hindi magsalubong sa Botanical Garden. Isa rin sa mga tututukan nila ang dami ng mga turistang mamamasyal sa kanilang lugar. Meron dyan sa Victory, meron dyan sa Botanical, meron dyan sa harapan namin ang mga designated na police assistance desk natin. At saka iba pa yung mga police natin dyan na nasa parks, na kung naman yun, taga TPO, Tourist Police Unit. Kanina, muling plinansya ng Baguio City Police Office, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at media ang plano para sa seguridad sa dalawang malalaking aktibidad. Isa na dito ang pagsasara ng ilang kalsada sa Central Business District. Especially dito sa staging areas natin, so magsasara tayo ng 1 AM. Yung areas ng South Drive, and itong upper section road going to dito sa may harap ng DILG. So yan yung isasara natin na kalsada at exactly 1 AM. Yung pababa naman, yung pababa ng from section road rotonda going to doon sa end of the parade natin, yung pag doon sa Melvin Jones, isasara natin yan at exactly 5 AM. Upang maiwasan din ang kumpulan ng mga manonood sa mga overpass, lalagyan ng mga ito ng harang. May scheme na tayo dyan na lahat ng overpass is kakabaran yan. Lalagyan ng mga tarpaulin para hindi talaga mag-stay ang mga tao doon kasi yung mga overpass natin kasi is old structure yan. Mahirap na, baka dyan pa tayo magkakos ng disgrasya o magkaroon ng stampede o bumigay yung structure. Inabisuhan na rin ng BCPO ang mga jeepney association sa paglilipat ng mga bababaan ng mga pasahero. Ang mga pasaheros pwedeng maghintay ng mga sasakyan dito na lang sa Quizad and Ligarda. Kasi mostly kasi ng mga sasakyan diyan galing ng Marcos Highway saka Cannon Road. So ang mangyayari diyan is wala silang staging at wala rin tayong ibinigay na alternate staging nila ang mangyayari. Iikot lang sila dito sa may Quizad Road and Ligarda going to point of origin. So aabot sa higit 1,000 na mga pulis ang ikakalat sa dalawang aktibidad upang matiyak ang seguridad. Bukas, muling ire-review ng pamahalang lungsod ang plano upang matiyak ang maayos na pagdiriwang ng Panagbanga 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.